praise the Lord. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Si God is good. Amen. Is God is amazing. Amen. Ganda ng weather ngayon, no? Who's enjoying the weather today? I believe most of us is enjoying the weather, especially medyo may kalamigan at medyo basa yung hangin. Nga lang is I pray for safety of each and every one of you, lalo yung mga who are staying outside the city. Please pray for your safety. And yung mga kapatid natin na also nasa outskirts of the city at kasalukuyang maapektuhan ng weather condition, pray for their safety. Amen. So ayan, na-miss ko kayo. I was away for almost a month with my family. And although I missed the one of the best, I mean, I can say important month of the AC for ACCA family, yung ating anniversary. That is 16 year anniversary of very fruitful years, no? They have just started only si Pastor Willie and the family, na tatlo lang sila. And then tingnan niyo naman yung frutas ng kanilang pagpapagal with the help of the Holy Spirit. Amen. So, handa na ba kayong makinig? Everybody's ready. Yan. Ano pala si sis pala? Pwedeng tabihan natin for in case lang na magtatagalog ako. Amen. So, which is madalas. Amen. Praise the Lord. So, amen. So, when I was having my vacation, yan, kaya sabi ko Tagalog eh, Tagalog. Nung nagbakasyon kami for a span of 1 month, every time we travel, I try as much as possible to observe the place kung sa kami nagta-travel, di ba? I try to avoid as much as possible looking at my phone because it's been 4 years since I last went to Philippines. So it's like, pagpapatataon ka palang nawala sa isang lugar, especially on time like this, which development is very fast, progress is also very fast, there are a lot of changes. There's 4 years ago, there are a lot of things that have happened, even in the place which I'm staying, in Pangasinan, in Bulacan, in other places which I used to go. There's a lot of changes. Sometimes I don't recognize already that place. Okay? So, and most of the things that I notice, no, kapag nasa ganito ka na palang edad, no, yung medyo pa-40s ka na, no, or kung mas ano ka pa dyan, especially if you have know the architectural structure of the houses in Philippines nung 80s, alam mo, ay, ito yung magandang bahay na tinayo nung 80s, right? Nung 90s, ay, ito yung patok na bahay, yung bungalow style, na second floor. Diba? Tapos nung mga bandang early 2000s, medyo modern style, na medyo maraming kanto, pero architecturally sound. No? No, after 20 years, no, of ang daming mga bahay akong napansin, either abandonado, or either naluma na, or either napabayaan na, either because of time, naluma na lang talaga, hindi na maintain, or other because Filipinos usually most of Filipinos are migrating to other countries, or yung iba kasi kamukha ngayon yung iba sa atin siguro dito may mga mansyon na sa Pilipinas, di ba? Pero hindi natin natitirhan, minsan napapabayaan, hindi na may maintain, so kaya naluluma, di ba? So while looking at those houses, the Lord have spoken to me and reminded me na regardless of your effort, if you put your effort to temporal things, time will come, it will fade. Regardless of how you have given your effort, it will eventually gone. Mawawala din to. So, everybody please say nga, legacy. 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 Ano ba ibig sabihin ng legacy? No? Legacy, according sa Google Dictionary, legacy is the long-lasting impact of particular events, action, that took place in the past or person's life. No? Ito yung mga bagay na may long-lasting effect. No? Matagal lang nangyari, pero yung epekto nung pangyayaring yun, hanggang ngayon may impact pa rin sa kasalukuyan. Diba? So, halimbawa, yung mga damit natin, di ba? Kumain ka ngayong araw ng spaghetti. Di ba?
Tapos may nalaglag na spaghetti sa damit mo. No? After 1 year, magugulat ka pag suot mo sa spaghetti sa damit mo, ba't parang may kulay pula doon sa damit mo. Tapos maalala mo, ay, 1 year ago pala nung kumain ako ng spaghetti, natapunan ko siya, no? Nagmantsa, no? After mo suotin ng 10 times, no? Doon mo napansin na may mantsa pala, no? That's the easiest way how to explain it. But of course, there are a lot of things in our life that have caused us, that have a long-lasting impact na talaga nakaka-apekto. Tulad niya, ang hilig mong mangutang ngayon, di ba? Utang, kas-kas dito, kas-kas dyan, di ba? Uy, bagong iPhone 15. Kailangan, di ako mahuli. Eh, kakabili mo lang ng iPhone 14 Pro. Eh, kaso ayaw mong mahuli. Di kas-kas ka ng kas-kas. So, after 3 years, nagtataka ka, ba't hindi ako makaahon-ahon sa hirap? Di ba? Ngayon, tumingin ka sa kwarto, ay dami ko palang gadget. Ang dami ko palang napamiling mga bagay. So, that is one of the long-lasting effect of our decisions, of our current decisions. Kaya be mindful and always have a self-reflection. Di ba? What am I doing now will have a negative or positive long-lasting effect in the future. Di ba? Yan ang minsan nakakalimutan natin, lalo sa panahon ngayon na usong-uso yung, alam niyo yung YOLO, you only live once, na mga kasabihan ng mga millennials ngayon, yun, puro mga abbreviation, acrostic na lang ginagamit, no? You only live once. Sa kagustuhan mong ma-enjoy lahat ngayon, you have already forgotten that meron pa palang future. At sometimes, yung future na ngayon doesn't only affect you, but also affect others, no? Whether you like it or not, you will leave a legacy. Whether you like it or not, you will leave a legacy. Hindi ko uhulaan to, pero this is, if it natural cycle life, 100 years from now, lahat tayo wala na dito. Maski yung bagong panganak ngayon, unless bibigyan sila ni Lord ng 100 years of life. Diba? Maaring yung kapapanganak ngayon, 101 sa panahon na yon. O kaya kung ano ka ngayon, about 30 ka ngayon. Sa, kung bibigyan ka ng mahabang buhay, 130, buhay ka pa. Diba? Pero if we will follow the cycle of life, most likely, even itong kinatatayo natin, 100 years from now, wala na to. Diba? Kung ikaw ba kukunin ka na ni Lord, sino gusto makita na si Lord? Diba? Wala na. Pero mahal nyo si Lord, diba? Pero ayaw nyo pang makita si Lord. Diba? Huwag kayong mag-alala, maski si Paul. Sinabi yan, ako talagang gustong-gusto ko na makita si Lord eh. Kaso, hindi ko pa maiwang kayo kasi marami pang dapat ako ibahagi sa inyo. No? Ginamit pa ni Paul yung mga disciples niya. And kidding aside, marami pa tayong iniisip na maaari nating iwang legacy. Positive legacy sa ating mga may iwan, especially sa mga mahal natin sa buhay. Yung mga magulang dito, ano ba ang unang iniisip nila? Diba? Yung kanilang mga anak, diba? At yung iba naman, yung kanilang mga may iwang sa mahal sa buhay. It's very typical to think about legacy right now. Alam ba natin? Because kadalasan, itong legacy will pass our lifetime. Ba't ko ba iisipin yan? Patay na naman ako eh. Ba't ko ba iisipin yung legacy ko? Wala na naman ako dito pag nangyari yan. Diba? Merong isang hari nung panahon ng mga kings, itong walang iba kundi si Jehoram, no? Basahin natin yung 2 Chronicles 21:20. Let's all read. Jehoram was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. He passed away to no one's regret and was buried in the city of David, but not in the tomb of the kings. Imagine, si Jehoram ay naging hari, pero nung namatay siya, walang pakialam yung mga tao. Baka nga sabi pa ng iba, buti naman namatay na. No? Buti naman na wala na tong hari ito. Most likely, itong si Jehoram is hindi naging mabuting hari. Hindi siya naging mabuting impluensya at hindi niya napamahalaan ng maayos ang Israel. Kaya yung kanyang mga nasasakupan, nung namatay siya, parang wala lang sa kanila, parang masaya pa sila. Di ba? Kung tayo, imagine natin, kung tayo meron tayong tombstone, ano sa tingin nyo ang ilalagay ng tao doon? Ilalagay ng mga may iwan nyo. Bawa, ako, si Philip Zamora, di ba?
mabait at mapagmahal na ama at asawa. Yeah, di ba? May luha pa sa gilid ng mga patak-patak pa sa tombstone, no? Tinatak pa yung tombstone, no? Kayo, ano ba sa tingin nyo ang ilalagay sa inyong mga tombstone pagdating ng panahon? Ang legacy, hindi ang ginagawa kapag malapit ka ng mawala. Di ba? Sabihin mo lang, magpapakatiyo na lang ako 10 years bago ako mag-80. O 10 years bago ako mag-70. Remember, sa sabi ni Lord, hindi ipinangako sa inyo ang bukas. Para tayong mga miss. Ano yung miss? Hamog. Na basang-basa sa umaga at bago mapatanghali, bago mananghali, ay tiyo na. So walang assurance. Kung maghahanda, ang paghahanda sa legacy, sinisimulan yan ngayon pa lang. Ngayon pa lang, sinisimulan nyo na. At paano nyo ba sinisimulan ang inyong legacy ngayon? Pag ikaw tinanong ano ng legacy nais mong iwanan, diba? Are you confident about the legacy that you will leave? Pag tayo is nawala sa mundo, ito ang isa sa pinakamagandang may iwan natin at makakasalubong natin ng Panginoon at pinakamagandang sasabihin natin. Sasabihin niya sa atin. Ang sabi niya, "Well done, good and faithful servant. You had been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Amen? Are you confident enough that when you leave today, you have a long-lasting, positive legacy? Are you? Yan ang tanong na iiwan ko na lang sa inyo dahil yan ang tanong na kailangan mga makakasagot. Amen? At ang title ng ating preaching for today, Living and Leaving a Godly Legacy. Oh, parang pareho lang eh, no? Living and Leaving a Godly Legacy. Amen? At ang ating anchor verse for today is manggagaling sa Matthew 6:19. "Do not store up for yourselves treasure on earth where the moths and vermin destroy and where thieves break and steal. But store up yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal." Amen. Samahan niyo ako manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito, Panginoon, na magamit po ako, Panginoon, upang ibahagi ang salita, Panginoon. Naway ang kalooban mo sa pamamagitan ng Holy Spirit, Panginoon, ang manig ngayong araw, Panginoon. Naway ang tinig mo ang aming marinig at sa aming mga puso ay manatili, Panginoon, at mahibahagi namin, Panginoon. Lord, we pray for each and everyone here who came here to listen, Panginoon, Lord. Lord, cleanse our heart, Panginoon. Lord, give us a pure heart. Give us an open mind, an open heart to fill, to the Holy Spirit to fill. Lord, forgive us for our shortcomings, Lord. If our mind currently is divided, Lord, we cast them away in Jesus' name. We pray for everyone to be focused of you as you have reminded to us this year that we will be more focused on your word, more focused on our spiritual growth, and more focused to have a long-lasting legacy, Panginoon. We leave everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ating reading for today is manggagaling sa Matthew 6:19-24. Actually, karamihan naman sa atin is itong ating reading na to is nabasa na natin paulit-ulit. Pero you know, it's very important, no, na nare-remind tayo ni Lord kasi alam niyo ba bakit meron tayong breaking of the bread? Anong sabi ni Lord? Always do this in remembrance of me. Kasi karamihan sa atin talaga malilimutin. Nakakalungkot nga yung I do ang madalas makalimutan, di ba? Yung ibang mga sa atin, pagkatapos mag-I do sa simbahan, maya-maya, after few years, nakakalimutan na. Yeah? Kaya yung may mga asawa dito, lagi kayong mag-I do. Pag sinabing maglinis ka, I do. Sabi maglaba ka, I do. Mag-I do ka na lang lagi para hindi mo makalimutan yung pangako mo. Amen? Let's all read ang ating reading for today. Handa na ba kayo? Ay, parang iba sa inyo, parang gloomy pa rin, ano? Parang gloomy yung ating ano eh, di ba? Oh. Gloomy yung ating gloomy ng weather, gloomy pa tayo dito. Mukhang ano ba? Napuyat ba kayo kakaintay ng ano, malakas na hangin? Excited na excited eh, no?
Parang mga Pilipino kayo ah. Parang hindi kayo sanay sa bagyo ah. Diba? Parang kakaiba to. Grabe ba bagyo sa UAE? Parang gulat na gulat eh, no? Samantalang pag nasa Pilipinas ka, masira-sira na yung bubong mo. Ay, pako na lang natin yan bukas. Ay, tumutulo na. Lagyan mo ng timba. Ito, bukas okay na yan. No? Pag dito, wala pa eh, no? Puro between pa yung langit. Alalang-alala ka na eh, no? Amen, no? Just kidding aside, of course, magkaiba naman yung klima sa Pilipinas at dito. Well, going back, let's all read. Matthew 6:19-24. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermins do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sige, medyo hinto muna tayo dyan. Pag-usapan muna natin yung napakagandang reading na yan. Okay. Dito sa sinasabi dito sa ating reading, sa unang sa 19 to 20, pag sinabing treasure, ano ba yung pumapasok sa isip ng mga tao? Ano ba yung usang pumapasok sa isip natin? Kung tayo magpapakatotoo, treasure, kayamanan. Baka yung iba, maiisip nila, lalo yung mga mahilig manood dyan ng mga One Piece, no? Oy, treasure, ano to? Mga treasure sa dagat, yung mga nakukuha ni Captain Hook. Okay, ni Captain Rogers, no? Yung mga natatagpuan nila, di ba? Yung mga literal, yung mga ginto. Mga possessions, di ba? Iba naman sa atin is yung money, di ba? Treasure, money. Ano na ba kalaki yung aking bank account, di ba? Sometimes we put our confidence kung magkano yung ating bank account, di ba? And we nakakalungkot na maski minsan tayong mga mananampalataya, di ba? We give a worth to a person based on his net worth. Diba? Nakakalungkot. Diba? Ganun ba tayo bilang mga mananampalataya? We put worth on someone based on his net worth. Diba? Buti na lang ang Panginoon natin, hindi nakabase sa mga net worth natin. Baka kung hindi, iilan lang ang masasalba sa atin. Diba? So, dito sinabi ng Panginoon, do not store up yourselves treasures on earth. Diba? Hindi ko sinasabing masama na mag-ipon because God is a God of order. Diba? Kailangan maging good provider tayo sa ating mga mahal sa buhay at lahat sa ating pamilya. Diba? Pero nakakalungkot, we sometimes put priority on these things. Anong sabi? For where your treasure is, there your heart will be also. Sa sobrang focus natin, na makapag-provide sa ating family and to have comfortable life in this world, ang nangyayari halos ando na lahat ng ating oras. Marahil dito, yung iba talaga nagpa-part-time kaya wala dito, di ba? Pero alam naman natin na may service ngayong araw. Maaring yung iba sa atin is talagang pagod sa trabaho, kaya hindi na narito. Pero kung may pagkakataon, huwag naman natin isang tabi ang Panginoon. Diba? Kaya palakpakan natin yung ating mga sarili. Amen. Na tayong lahat is pinili ang oras na ito para sa Panginoon. Marahil dito, iba puyat pa. Galing sa trabaho, yung may mga sanggol dito, malamang hindi kayo pinatulog kagabi niyan. Diba? Pero hindi yan naging hadlang upang pumunta kayo rito at makinig sa Panginoon. That is how we priority the real treasure. Kasi itong mga tulad na binanggit natin kanina, kahit gaano mo paghandaan yung pagandahin yung tahanan mo, give 50 years, baka hindi na sa'yo yan. Diba? Kahit gaano karami yung, kahit meron pang 10 million, wait mo yung 10 years. Yung 10 million mo, baka ang value niya nasa 6 million na lang. So itong mga bagay na to will never last. Will never last. Napakahirap ulit-ulitin sa ating lahat ito. Diba? Iba nga sa atin, talagang takot at takot mabawasan. Ayaw man lang mag-tights. Diba? Ayaw man lang mag-tights. Actually, tithing nga is isa sa pinaka-easiest command ng Panginoon. Diba? 10%. Diba? 10%. Kung pababasahin nyo ang Bible, ang sabi ni David, I will not give to the Lord that will not cost me. Okay? I will not give to the Lord that something that will not cost me. Baka yung 10% na yun, baka hindi naman talaga nakaka, wala naman talaga, puwing lang siguro yun. Diba?
Kulang lang kasi tumisan tayo ng trust sa Panginoon. Diba? Kulang lang tayo ng trust sa Panginoon na kaya niya i-provide lahat. Ang biyaya ng Panginoon hindi laging nasusukat sa mga tangible possessions. What is tangible possessions? Mga bagay na nahahawakan, nakikita. Yung kalusugan natin, hindi ba? Yung ating maayos na relasyon, yung ating Christ-like values is also a treasure. Diba? At yung Christ-like value na yan, as hindi lamang magtatapos sa'yo. Yan ay maipapasa pa natin sa generations to come. Kaya nga maganda natin ulit-ulitin, legacy. Legacy. Hindi naman kailangan tayong sumakabilang buhay para makita mo yung legacy mo eh. 'Di ba? Ngayon pa lang pag nakikita mo, ngayon pa lang i-train mo natin yung ating mga anak sa paraang naayon sa Panginoon. Kung after 20 years, 30 years, magugulat ka. Yung mga anak mo is talagang lumakad ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi ba napakagandang legacy na makita yan? O kaya, sinunod mo yung sabi ng Panginoon, go and make disciples. Every time na nagli-lead ka ng life lesson, nakita mo, unti-unting nababago tong si brother. Hindi niya inaaway si sister. Diba? Hindi ba napakagandang legacy no, na may mga mag-asawang naging maayos dahil sa pag-share mo ng salita ng Panginoon? Hindi ba napakaganda na yung kaibigan mo dati na lulong na lulong sa masamang bisyo, ay ngayon is lulong na lulong na sa salita ng Panginoon? Di ba napakagandang legacy nun? Di ba? Na nabago mo ang buhay ng isang tao? Amen. Kaya kapatid, remind yourself, legacy. Legacy. Amen. Let's continue. 22. The eye is the lamp of the body. Okay. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is the darkness? Amen. Itong binanggit ng Panginoon dito, ng Panginoong Hesukristo, is hindi lang literal na mata. Hindi lang literal na mata. Okay? Sabi pa nga niya, di ba, kung nagkakasala ka, gamit ang iyong mata. Dukutin mo, di ba? Ay kung gano'n naman pala, Lord, eh, sabi mo, kung malabo ang mata ko, hindi ako makakita, ba't gusto mo ipadukot ko? Di ba? Gumagamit ang Panginoon natin ng mga parabola, di ba, ng mga figure of speech, sa Tagalog, mga tayutay, upang ating mas maunawaan, ito ay mga kaibigan kong mga, mga second language ang Tagalog, no? So, itong mga, para mas alamin natin kung ano mang nais sabihin ng Panginoon. Hindi ba pag interesado ka sa iyong, sa mga kalalakihan dito, o kahit sa mga kababaihan, di ba pag meron kang nagugustuhan, nagiging crush, di ba hindi ka lang kontento na alam mo yung pangalan niya, address niya, di ba minsan inaalam mo pa, ano kaya yung favorite food niya? Di ba? Ano kaya yung favorite color niya? Di ba? Ano kaya magpapasaya sa kanya? Di ba? The more you want something to someone, mas gusto mo siyang makilala, mas inaalam mo kung ano yung bagay na nagpapasaya sa kanya. 'Di ba? At kung mas gusto nating malaman kung ano ba ang nagpapasaya sa Panginoon, mas kinikilala natin siya, 'di ba? Sino dito ang huling nagbasa ng Biblia 7 beses ngayong linggo? Amen. Taas ang kamay. Sino nagbasa dito ng at least 5 days ng Bible? Sino dito yung kahit anong itanong ko, wala kayong sasagot? Di ba? Pero sa sino gustong umaman? Ah, yan. Mari pa, nahiya na. Nahiya na kayo, no? Sige na, pangatawanan ko na to. Wala nang taasan ng kamay. Wala na ako opinion. May kinig na lang ako, no? The Lord is pertaining on how we do see things in godly manner, in Christ-like perspective. Pag may nangyayaring sitwasyon sa iyo, paano mo iniisip pag sinabi mong, "Uy, merong may pagbabago sa batas tungkol sa ganitong bagay. Paano ba ako hindi na talaga maganda ang buhay dito?" Sasabihin mo, no? But if you have a Christ-like perspective,
you will take this an opportunity to test your faith. Diba? To test your faith. Naku, kulang na yung aking ano ah, kulang na yung tuition fee ko ah. Ng anak ko ah, paano kaya ito mababayaran? Diba? Naku, kailangan ko na atang maglaro ng casino, kaya ng Aurora game. Baka sakaling kumita, tumama yung 1,000 ko. Ng, ay, mag-online sabong na lang ako para kumita ako. Diba? So instead of, if you're full of darkness, you will also solve the things in the things that not on godly manner. Pero if you have faith, oh, natutunan ko to sa aking asawa, talagang dati kasi pag meron akong mga problema, bale, mag-add na lang ako ng credit card. Madali lang yan. Isang kaskas lang yan. Diba? Hanggang sa hindi na natapos yung binabayaran ko. No? But what good thing she taught me is talagang yung faith na kahit anong mangyari, you hold on to the promise of the Lord. And totoo nga, there are a lot of situations in our life na akala ko walang solution. Magulta lang ko, uy, ano pala? May solutions pala si ang Panginoon. At ang kagandahan ng solution na yon, wala yung kaakibat na interest or collateral, di ba? Yan kasi minsan sasabi mo, nananampalataya ako sa Panginoon, di ba? Pero sa kabila noon, ako naisip ko, nako, hindi naman siguro totoo 'to. Dami-dami ng mga ano, tingin mo yung mga kapwa ko mga ano doon, mga pinupuntahan ko sa church niya, parang puro problema, di ba? Sila nga di ma-solve the Lord yung problema nila eh, problema ko pa, di ba? So nasaan ang faith doon, di ba? So always be reminded, okay? To always have this Christ-like character. Christ-like character that will endure times. Yung character na hindi na si shaken kahit sa anong sitwasyon ng buhay. Di ba? Kaya nga sinasabi ni Lord here, the eye is the lamp of the body. Okay? The eye is the lamp of the body. If your thoughts are aligned with Christ, makikita mo ang bagay according to God's perspective. According to God's perspective, mawawalan ka na ng trabaho. Praise the Lord! Sabihin, may nakagaantay sa akin mas magandang work. Di ba? Mas magandang work. O kaya naman, na ano ka sa bahay, napaalis ka sa bahay nang wala ka namang ginagawang hindi maganda. Naku Lord, nag-aabang na siguro isang flat sa akin. Di ba? Always good on God's perspective. Di ba? Amen. Pakapakan natin ng Panginoon eh. Ano talagang ano, hindi ko alam kung anong effort pa ang gagawin ni Lord para ano, no? If we fill our mind with godly thoughts, then we'll see God's hand on every situation happening in our life. Amen? Let's tapusin natin yung remaining verse. No one can serve two masters. Either you will hate the one and will love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen. Hindi ito tinutukoy lang dito ni Lord yung salapi, no? Tinutukoy din dito yung mga idols natin. Yung mga pinangahawakan natin sa buhay. Di ba? Either we choose God or we choose none at all. If we have idols in our life, especially in time today, no? Napakaraming mga motivational speaker, napakaraming mga input, napakaraming information na sometimes, paano bang i-apply ko sa mga sinasabi? Maganda yung sinasabi nitong motivational speaker na to. Matabi yung sinasabi ng motivational. Maganda rin yung sinasabi nito. Ano kayang magandang gawin ko sa buhay? Diba? But if you will really focus on the message of the Lord, you will see na you don't need any more motivation from anyone but only from Jesus. Because His word is time-proof. Either word niya nung 2,000 years ago from now, still very applicable. Very applicable in any situation of your life. Although hindi naman lahat yung blanket, di ba? Hindi naman yung blanket dahil may mga situation tulad ni Paul. Di ba? Si Paul is na-convert siya agad-agad. Meron namang mga kamukha ng mga disciples na talaga it take them years. Di ba? Take them years to really recognize na ito talaga ang Messiah. Di ba? But the main point is, isa lang ang gusto mangyari ng Panginoon. Magtiwala tayo at maniwala sa Kanya. Amen? At yan ang magandang reminder ng Panginoon sa atin today. At yan ang gusto niyang lakaran natin. Para tayong lahat is magkaroon ng Christ-like legacy. Ulitin mo nga, Christ-like legacy.
Pag binasa natin yung book of Matthew, we learn that building a legacy here on earth is a big deal. Big deal yan. Kung akala natin, unless titingnan mo ang iyong buhay, na mabubuhay lang ako, kakain ako, tapos patay. Gusto niyo ba ng ganun? Di ba? Kain ako, buhay, lakad-lakad dyan, ikot-ikot, wala akong kakausapin, patay. Gusto ba natin? Gusto niyo bang, unless ganun ang gusto niyo, sino ba gusto mangyari sa kanya yung ganun? Di ba? Lumakad lang siya dito, walang nakaalam na andito siya. Pagkapanganak mo, mag-stalkwa ka na, mag-stowaway ka na, magtago ka na. Diba? Karamihan naman siguro sa atin, hindi gustong mabuhay ng ganun, diba? Keeping your focus on heaven and living a life for God's glory is the ultimate long-term goal. Whatever we own on earth won't last. Katulad natin sinabi kanina, diba? Whatever we own on earth won't last. Eventually, it will get break, it will get lost, or worse is, it won't belong us, hindi na siya sa atin. It won't belong to us anymore. Diba? But our spirit is eternal. And that is the real treasure. Yung ating mga kaluluwa, ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Dahil hindi lamang ito sa ngayon, kundi pag tayo'y wala na rin dito. Tulad na lang nung aking, balikan ko lang kanina, sa Joshua 1:2, sabi, si Moses, isa sa pinaka... masasabi nating pinaka-faithful servant ng ating Panginoon. Diba? Isa sa pinaka... Siguro karamihan naman dito, kilala talaga si Moses, diba? Sino dito hindi nakakilala kay Moses, ipapakilala ko sa sayo. Wala, sabihin nyo hindi nyo napanood yung Superbook, diba? Nung bata kayo, diba? But Moses is one of the most faithful servant ng ating Panginoon. Pero, di sa Joshua 1:2, anong sabi ni Lord kay Joshua? Moses, my servant is dead. Now, therefore, arise, you and all these people, and cross the river Jordan into the land that I am giving to the children of Israel. Kaya hinighlight ko yung Moses, my servant is dead. Diba? Dito sinasabi ng Panginoon na after nating mamatay, we have legacy na kailangan ipagpatuloy ni Joshua. Na kailangan ipagpatuloy ni Joshua. Kahit gaano ka-faithful si Moses, nung natapos na ang buhay niya, nung natapos na ang buhay niya, ipinasa niya na yung trabaho kay Joshua. Di ba? Sinabi ba ng Panginoon? Dito natin makikita kung gaano kaholy ang ating Panginoon at gaano siya katiwala sa susunod na henerasyon. Diba? Sabi ba niya, naku, wala na si Moses. Buhayin ko nga ulit si Moses. Mukhang di yata kaya ni Joshua. Eh. Di ba? Ano, i-re-hire ko na lang ulit si Moses. Buhayin na lang ulit yan. May ginawa ba si Lord? Pag binasa niyo yung Bible, meron ba siyang binuhay ulit dahil hindi magawa-gawa ng mga naiwang mga prophets or mga disciples yung gawain nila? Wala naman, di ba? Si Paul, regardless of how faithful he is, nung namatay siya, binuhay ba siya? Para ipangalat ang salita, iniwan ni Lord ang responsibilidad na yon sa inyo at sa atin. Amen, di ba? Iniwan. Kaya ipagpatuloy natin yan dahil ganun katiwala ang ating Panginoon. Sila yung mga inspirasyon natin, kaya tayo lumalakad ngayon. Diba? Ang nakakalungkot, pag may mga life lesson, nakaasa lang lagi sa life lesson leader. No, pag wala si life lesson leader, walang life lesson. Diba? Pag wala si pastor, walang event. Diba? Ang nakakatuwa sa ACCI, we are trained, we are so thankful to have Pastor Willie who really trusted the pastors, the elders. Kaya magulat kayo, ACCI, ilan ang pastor? 32 ba? Imagine 32, ilan tayo? 100, 300 ba tayo kung kasama lahat, pati Ajman o Sharjah? Actively, nasa 300 to 400 tayo. Pero napakarami nating pastor. Idagdag nyo pa dyan yung mga elders natin and leaders. Diba? Talagang si Pastor Willie, talagang he tried to emulate Christ, that he trusts his disciples, he trusts the elders, diba? He trusts the pastors, diba? Because we would like to continue the legacy of Christ. Hindi legacy ni Pastor Willie. Yung legacy ni Christ ang daladala ni Pastor Willie at yan din na ipapasa natin sa bawat isa. Diba? Na ang ating ACCI walang tinatayuan kundi ang legacy ng Panginoong Hesukristo. Diba? Only the legacy of Jesus Christ. Amen?
Now, paano ba ako paano ba yan? Paano ba ako mag-iiwan ng long-lasting legacy, Brother Philip, Pastor Philip? Paano ba ako magkakaroon ng legacy? Kanino pa sinasabi yan? And how to pass a godly legacy? Ay, naiiyak na si Sisleya sa ano, sa pagta-translate. Huwag kang mag-ala, maiiyak ka pa. Kulang pa yan. Paano ba ako magpapasa ng godly legacy? How can I pass a godly legacy to someone I love? To my kids, to my family, o sa mga taong makakasalamuha ko, no? No, how can I pass a godly legacy? First is you need to have a personal encounter sa Panginoon. How can you, pag nagkukwento ka ng isang pangyayari, mas madali sa ikwento, di ba, kapag nagawa mo. If I talk to someone about their work, you can talk whole day talking about your work. Halimbawa, nakausap mo si, ang isang engineer. Di ba? He can talk to you all day about job related to engineering. And pwede mo siyang maging teacher din. If I talk someone like Brother Jay na napakagaling manghuli ng isda, literally a fisher of men, at balang araw magiging fisher of men, di ba? Yes, parang di ka niniwala bro sa sinabi ko ha. Parang ano ba yan? Giga pa ako na trabaho. Di ba? If you talk to him about fish, okay? He can talk to you the whole day, pati plapla, paano manghuli ng maliit, malaking isda, pating, balyena, kaya ituro sa'yo yan. Even the rules and regulations, because he is well-versed about the job or about the experience that he's having kasi nagkaroon siya ng personal na encounter dito sa event na ito. And ngayon, paano mo i-share ang Panginoon kung wala ka ng personal encounter? How can you share the word of the Lord if kung magdasal ka, pagkakain lang? Amen pa. How can you share the word of the Lord kung magbabasa ka ng Bible only once a month? Diba? Or sometimes you only read Bible every time you attend the church. Diba? Kanina nga lang sabi ko, read with me, parang tatlo lang ata ang sumabay sa akin. Diba? Parang tabad na tamad pa magbasa ng Bible. No? Alam ko na yan eh, no? Alam ko na yan. Yung nakakalungkot pa, what saddens me, and maybe most of us will be sad also, to hear a person saying that who doesn't attend the church, ay, asan Diyos ko, nasa puso. Yeah? Okay lang, kahit di ako umattend ng church, it's okay if I don't attend the church. The Lord is in my heart. Really? Talaga? Ano bang command ni Lord? Okay? Huwag niyong kalimutan ang pangingilin sa araw ng pamamahinga. Diba? Command dyan. Kung mahal mo si Lord, hindi mo pababayaan niyang command na yan. Either nasa bansa ka man, either dito ka sa UAE, nasa Pilipinas ka, wherever the world, because you love the Lord, you will not miss that command. If you want to have a personal encounter for the Lord, always seek the Lord. Seek the Lord. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Sa mga tatay dito, nakakalungkot. Nakaramihan sa atin dito, ibinigay na ang pagpapastor sa kanilang asawa. Hindi ko naman sinasabi na it's not good, it's the woman or it's your wife is leading the family, but what I'm saying, na dapat isa ka sa nagli-lead. O dapat nagli-lead ka sa family mo. When we attended a church in the Philippines, I have a ninong there who is a pastor. We attended his church. Nakakalungkot na parang dalawang tatay lang ata ang nakita ko umatin sa church. Diba? And dito, hindi na tayo lalayo. Dito na lang sa AC, dito na lang sa service natin ngayon, ilan-ilan lang ang mga tatay. Pero pumunta ka sa Sabungan. Nako, andun. Diba? Pumunta ka sa Tong Eats. Kung nasaan ang mga bagay na... Pumunta ka sa Inuman. Diba? Hindi naman lahat, karamihan ng tatay andun. Simultaneously, habang nagkakaroon ng service. How can you pass on a legacy if you don't try to have a personal encounter sa Panginoon? Wake up! Wake up! Masyado tayong naging lax. Diba? Naging lax. When the time was, it's very hard, it's very difficult to profess as a Christian, the faith of those believers are stronger. Mas lalo nilang sinisig ang Panginoon through trials.
Ngayon naman, kung saan napaka-accessible na ng pananampalataya, napaka-accessible na na i-share ang salita ng Panginoon, doon pa tayo nagiging lax, nagiging pabaya. Amen. Again, if you want to have a godly legacy, have a personal encounter sa ating Panginoon. At hindi porke, hindi ibig sabihin na tayo active sa church, you already have a personal encounter sa Panginoon. Hindi rin niya ibig, at hindi porke ang tatay mo, kapatid mo, pastor, automatic meron ka ng personal encounter sa Panginoon. Okay, ma-share ko lang sa inyo, itong mga anak ni Eli. Sige, read with me. Samuel 1:3, 1 Samuel 1:3, year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. And let's pause on that, no? Yung dalawang anak ni Eli ay mga priests din. Mga priests din, or they're also serving in the synagogue. Diba? So, ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito, itong mga anak ni Eli, nagsiserve din sa Panginoon. Napakaganda, di ba? Di ba? Parang sabi, uy, priest, kagalang-galang, kapitapitagan, di ba? Pati pag kumakanta ka rito, di ba? Uy, si Sister Badette ay isang napakadakilang taga-sunod ng Panginoon dahil siya umaawit sa Panginoon. O kaya si Pastor Philip is isang kapitapitagan. He's a very dignified man. Because he's dignified man, honorable man of God. Katang nila limang pa yung Tagalog, parang nananadya eh, no? Isang alumpihit, no? Kidding aside. So, he's an honorable man because he's serving the Lord. Because he's always standing and serving and leading the life lesson, leading his family, and he look handsome, no? That's why he is very honorable man of God. Oh, natawa tuloy si Alonso. Happy birthday, Alonso. Ah. Invited pala yung iba sa birthday ni Alonso. Okay? Punta tayo. Pero anong sabi? Di ba? After, wala pang one verse, ah. Wala pang one chapter. Anong sinabi sa 1 Samuel? 1 Samuel 2:12, Eli's sons were scoundrel. They had no regard for the Lord. They are, ano ibig sabihin na scoundrel? Mga wicked. Wicked. They are wicked. Sige, Eli's sons were wicked. They had no regard for the Lord. Tagalogin natin. Si Eli at ang mga anak ni Eli ay salbahe at wala silang respeto sa Panginoon. And ano sabi sa Samuel 1:3? The two sons of Eli were priests of the Lord. Ha? Tinuturing silang mga pastor. Pero sila itinuring naman ng Panginoon ng mga wicked. At wala silang respeto sa Panginoon. Dahil sila ay nakikipagtalik sa mga hindi nila asawa, yung mga inaalay na pagkain, kinukuha nila, yung mga ceremony hindi nila sinusunod, na kailangan mo munang tanggalin yung taba, ilutuin mo muna. Ano, hilaw pa lang, inaagaw na nila dun sa mga mag-aalay. Hilaw pa lang inaagaw na. Wala pa yung ceremony. Diba? At kung hindi daw nila ibibigay, porsahan nilang kinukuha. Diba? So see, being in the church is not an assurance that you have a personal encounter with the Lord. Being called pastor is not an assurance that you have personal encounter with the Lord. Nakakalungkot nito. You have initially have a personal encounter with the Lord, but due time, due comfort, due circumstances, somewhere along the way, you faltered. Diba? Somewhere along the way, lumigo tayo ng landas. At iniwan yung pananampalatayang dati nating mahal na mahal. We have faltered. We have left our love to the Lord. And if anyone up here is having that, sabi ni Lord, come to me. Come to me. Okay? And I will give you rest. Amen. Pause ka muna, kapatid. If you are currently busy watching pornography, if you are currently busy gambling, if you are busy hating someone, if you are busy having bad thoughts, if you are busy telling lies, pause. Pause. Okay? Have a time with the Lord. Speak to Him. Attendance is good in the church, but if your heart is not here, then it's nothing. Amen.
Anong sabi ni Lord bago tayo mag-take ng ano, communion? Okay? Have a pure heart. Before we take later a communion, ask forgiveness to the Lord. Have a pure heart. If you want to go out there, available naman yung isa nating ano, humingi ka ng tawad sa Panginoon, tapos balik ka na lang alas 6 ng hapon dito. No? Like kidding aside, if you have really something in your heart that you want to ask forgiveness to the Lord, pause. Okay? Because in the long run, sayang yung testimony mo. Sayang yung 20 years, 30 years mong pagkakakilala sa Panginoon, suddenly kinalimutan mo. Because of temporary pleasure. Okay? Ang ganda na ng legacy yung iiwan natin eh. Amen? Moving on, haba talaga mag-preach ni Pastor Philip. Personal encounter. Next is persevere on our godly journey. Persevere on our godly journey. Why we need to persevere? Because while we're living on earth, there are a lot of troubles. Maraming tukso. Especially we just went to Philippines. No? We are told to be a Christian nation. Hindi totoo yun. We are a religious nation. We are just playing banner, Christian nation. Di ba? Ang daming namang nagiinom sa daan. We are a Christian nation. Di ba? Wala namang umaten sa church. Di ba? We are a religious nation. We love bragging about religion. Even here, we are bragging, maybe. I member ako ng ACCI, one of the most faithful church, no? No? So if you don't persevere on your godly journey, the enemy will come and deceive you. Kaya marami nang lalamig after ng bakasyon eh. 'Di ba? Nasabik na gumawa ng mga bagay na hindi sa Panginoon. 'Di ba? If you will not protect your life, then you are not also protecting your legacy. Amen. Huwag nating kakalimutan 'yan. Amen. Next is purpose-driven life. Magkaroon tayo ng purpose sa ating buhay. 'Di ba? Magkaroon tayo ng purpose. Let's align our life to the life of Christ. That's why it's difficult for most of us to follow the Lord, to be keep on keeping on, because we don't align our life to Christ. Diba? We are prioritizing. Sabi nga kanina, don't prioritize. Wherever your heart is, there your treasure also. Diba? Ano ba yung pinakamahalaga sa iyo ngayon? Ano ba yung pinakamahalaga? Did you ask yourself? Ano ba yung pinakamahalaga sa akin ngayon? Amen? There are a lot of Bible character. Achan, Gehazi, okay? To name few. They have given their life serving the Lord. But again, when trial comes, when deception comes, they have given up their faith and instead follow their desire. Huwag nating hayaang mangyari sa atin yun. Amen? Huwag nating hayaang makita nila yung katiting na pagkakamali natin. Let's continue moving on. Amen? Tuloy-tuloy lang tayo. Ha? At huwag tayong matutulog. Ha? May natutulog na ata sa atin. No? Sarap talagang magpahinga pag ano, malamig. No? And lastly, pass our godly legacy intentionally. Intentional. Maging intentional tayo sa ating pamumuhay. Diba? Maging intentional. Kung gusto natin talagang mabuhay ayon sa lakad ng Panginoon, ipakita natin na tayo matatag sa anumang mga trials and testings na pagdadaanan natin. Meron akong maliit na story dito, no? Na gusto ko i-share sa inyo. This is a study about a sociological effect of legacy to a 5th generation, no? There are 2 persons na pinag-aralan nung 1900s, si Jonathan Edwards at si Max Jukes. Dito. Kilala, sino dito nakakilala kay Jonathan Edwards? Kay Max Jukes. Pareho, di ko rin sila kilala. Nabasa ko lang din sila. But very inspirational yung buhay nila. Diba? Kung babasahin nyo itong legacy na naiwan nila. Okay? Si Max Jukes, okay? Si Max Jukes muna yung pag-usapan natin kasi medyo ito yung karamihan na nangyayari sa atin ngayon eh, no? In late 1700s, both Max Jukes and Jonathan Edwards
live at the same time, pareho silang nabuhay sa parehong panahon at sa parehong lugar. Pero magkaiba sila, they have different lifestyle. Okay? First, Max Jukes did not believe in Christ or in Christian training. He refused to take his children to church even when they asked to go to. Talagang tong si Max Jukes, ito yung commonly nakikita mo lang na wala lang sa kanya yung si Kristo. Wala lang sa kanya yung pananampalat. Wala lang sa kanya yung proper Christian training. Siguro baka nag-church si Max Jukes tuwing ano lang. Siguro miyembro si Max Jukes ng partido KBL. Alam niyo yung KBL? Kasal Binyag Libing. No, doon lang siya nakikita sa church. Ang masama nito, baka minsan BL lang, no? Minsan sa reception mo na lang makikita kapag kasal, di ba? Many fathers today are like Max. They do not follow Christ and they see no value in Christian training. Some even invent ways or make excuses for keeping their family from true things of God. At alam nyo ba, because of this wrongful habit, wrongful actions during the time of Max Jukes, it has a long-term effect. You know, Max Jukes' decision was very destructive to his family and costly to the state of New York. No, hindi lang siya naging destructive sa family niya, naging magastos pa para sa New York. No, hindi lang naka-apekto sa family niya, pati sa buong sa New York City, sa New York State. Okay? Okay. First, meron siyang kilalang, si Max Jukes ay may kilalang 1,200 descendants. So according to study, there are 5 generations. Okay? I think 300 years itong pag-aaral na to because they have written the life of Max Jukes. Meron siyang around 1,200 descendants. So out of this 1,200, 310 professional vagrants. Vagrants, criminal. Okay, professional ah. Hindi lang mga petty crimes na naging snatch. Talagang they are planning to be a criminal. You know, mata criminal mind, no? 440, you wreck their lives through debauchery. 130 went to jail at pito doon is murder. They are in jail for 13 years. More than 600 are alcoholics. 60 were habitual thieves. 190 were prostitutes. 20 became tradesmen and 10 learned trade in prison. May 20 namang naging negosyante siyang descendants, which is good, pero 10 doon natutong maging trade sa loob ng kulungan. So overall, 10 lang talaga. No? That scene cost State of New York $1.2 million. And during that time, this study was done, 1900s. So it means, itong pera na to is maaaring it cost them ₱1 billion kung ngayon mo yung i-convert. Napakalaki. Because of just a wrong way of living a legacy, you destroy the life of your family, you destroy the life of the community, and worst of all, most of them never know Christ. Pinaka nakakalungkot. Diba? Lumaki sa isang Christian country rin to, sa Amerika during that time, na which is napaka-active ng missionary na evangelism. Especially yung mga Pentecostal during that time and then itong mga Presbyterian sa New York during that time, but that doesn't affect the life of Max Jukes. Okay? Pero 5 generations. Pag-usapan naman natin itong si Jonathan Edwards. Okay? Pag-usapan natin itong si Jonathan Edwards, yung kanyang counterpart. Pareho silang nabuhay ng taon, pareho sila ng lugar na tinirhan, pero nagkaiba sila ng paglakad sa buhay. Because si Jonathan Edwards, he is a man of prayer. The researcher found that he has 1,394 descendants. Mas marami pa siyang descendants ng 200 compared to Max Jukes. Diba? His descendants included 300 clergymen. So maraming mga naglingkod sa simbahan. 100 of them become professor. 100 of them become attorney. 30 of them become judge. 1 is naging dean pa ng law. Okay? 60 yung naging doctor, physicians. 14 is presidents of universities. 3 became state governors. 1 is the controller of US Treasury. And 1 is naging vice president pa ng USA.
Imagine, two person, okay, two place, but different walk of life. Diba? See, after five generations, their life is still being lived by their descendants. Ano pipili? If I will let you choose, what legacy would you like to choose? Diba? Ano? Jokes, no? Jokes yung ayaw nyo. No? Jokes to go. Diba? If you will choose, jokes to go. Dun tayo kay Edwards. Diba? So akala nyo lang, simple lang yung pagnanampalataya nyo. Okay. Your action today is being followed by someone. Eh, this is direct descendants. Paano pa yung mga naging kumpare ni Max Jukes? Ay, grabe si kumpare. Buhay masaya si kumpare. Makakopya ko nga si kumpare. O di, naipasa niya rin yung sa iba. Diba? Especially for us who are professing Christians, the standard that we live should be the standard according to Christ. Amen? So ngayon, malinaw na sa atin ang legacy, ha? Ito, according sa scientific study ito. Hindi lamang to opinion o napag-isipan ko lang ngayong gabi. Diba? So, if you want to live a successful legacy, start now. Okay? Start now. In closing, ang ating palang challenge ngayong araw na ito is, wala talagang battery, okay? Sis, ano lang? Okay. Focus on heaven and living a life's God's glory is the ultimate long-term goal. Okay? If we focus on our temporal things, okay, we will also live a temporal legacy. You know that most of the billionaires 200 years ago, right now, only 20% of those descendants are still billionaires. Some of them, after the third generation, 80% of them got bankrupt. Imagine, ang yaman-yaman mo, yung pala, pagka after mo mawala dito, yung apo mo, wala lang. Pinamigay niya lang or ginamit niya lang sa hindi maganda yung pinaghirapan mo. Diba? So because those, as reminded by the Lord, do not store things that vermin and moths will destroy. What is legacy are you living and you are going to live? Pinaghahanda mo na ba yung legacy mo? Hindi lang dito sa lupa, maski sa langit. Ha? Are you confident to face our God's judgment anytime? Handa na ba tayong harapin ng Panginoon? O hanggang ngayon is nagdadalawang isip ka pa? Hanggang ngayon is duda ka pa? I mean, again, pause. If you are currently facing something that really offended the Lord, pause. Have a self-reflection. Amen. Napakaganda ng preaching last week's, actually I attended Sunday, ni Sister Jean about resting. About focusing on things which is important. Amen. Baka sa sobrang busy mo, sa sobrang natutuwa ka sa ginagawa mo, you have already forgotten that you drifted so far away to the Lord that you no longer live His values. Amen. The life you live will be the legacy you live. The life you live will be the legacy you live. Amen. And lastly, ang ating memory verse for today will come from Proverbs 10:7. The memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will be wrath. Okay? I hope that everyone will be a blessing to everyone. Amen. Everyone should be a blessing to everyone. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Naramdaman ko yung naramdaman ni Papi nung nalobat siya. Amen. So tara, palagsitayo na po tayo. Amen. Na-bless ba kayo? Okay. So I hope naging malinaw sa atin yung mensahe ng Panginoon ngayong araw. At sabi mo nga sa katabi mo, do you have a godly legacy? Do you have a godly legacy? Oh, nagkakahiya. Pati yung mag-asawa, nagkakahiya ang magtanong, ah. Mukhang alam nyo kasi na ano, wala namang legacy itong, ah. Wala namang legacy iiwan itong si, ano,
si brother husband, wala namang legacy. No, we as a family, we should be the first one who encourage. Minsan tayo pa yung number one basher eh, no? ng ating asawa, ng ating ano, 'di ba? Huwag ganoon. 'Di ba? A partner should be lifting one another. Okay, a partner should be lifting one another, hindi, 'di ba? O talagang dapat all, 'di ba? Talagang dapat all would be lifting each other, okay? Amen. So ngayon ang ating gawain, as we mentioned earlier, we will be reminded sa kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Ito yung legacy ng iniwan ng Panginoon sa atin. Na kahit gaano man ang pinagdaanan mo, kahit gaano man sa tingin mo na wala kang kapag-asa sa Panginoon, laging may pag-asa. Sa Panginoon, your life is worthy. Amen. Kung sa tingin mo walang nakakilala sa iyo si Lord, kilalang kilala ka niya. If you think that no one else in this world knows you, the Lord knows you by name. He knows the count of your hair. Kahit ako, alam ni Lord yung count ng hair ko. Si Pastor Ian, alam din ni Lord yung count ng hair niya. The Lord knows the count of my hair and Pastor Ian. And maybe someday also the hair of others. No? Nagdamay pa yun. No? Nang maasa talaga ako madadamay kayo. No? So you see, this is the legacy that Jesus Christ have mentioned to us, no? The way he lived his life, the way he shared his life, buhay na buhay yung legacy niya. Amen. And we are so glad that the Lord brought me to the church which is really teaching about Jesus Christ. Kaya nga tamang-tama yung pangalan ng church natin, All for Christ. 'Di ba? All for Christ, 'di ba? That all we do is only for Christ. Sabi nga sa ating every time we start, we don't teach here a doctrine, but we only teach what is written on the Bible. Walang hihigit, walang sosobra. Amen. And I'm so blessed also to be I learned about Jesus Christ at yung my young age. At least from now I can start leaving a godly legacy. And to each and everyone, it's not yet too late. It's not too late. If you think that you have started your legacy in a wrong foot, if you think that you have started your life in a manner which is not godly, it's not yet too late. Okay? It's not yet too late. Start now. The best to start is now. Amen.